Thank you, bestia. Kasi pasensya ka na, nadami ka pa sa kadramahan ko. Aba. Pero in fair, bestia, mas masalimuot pa yung buhay mo kaysa kay Julieta sa... Hiling ng puso! Diba? Nanonood ka rin pa na nun? Corrected, bye. Pero minsan, visit ako. Ano ba naman kasi? Laging umi-exena yung mga kontrabida. Mapang-abin. Sarap palbuhin ng bangs. Oo. Mga panira yung kontrabida dun eh. Lalo na yun si Ursula. Alam mo yan. Anyway, highway. Kukuha muna ako ng bagong rim ng bond paper. Dito ka muna, bestie. Kung dito. Sige, wait lang. Saglit lang ako. Would you look at that? Abot mo pala yung buttons ng photocopy machine? Akala ko kasi hanggang comedy act lang sa perya yung kaya mong gawin. Trix, anong ginagawa mo dito? At saka paano mo nalaman nandito ako? Of course! Inalam ko talaga kung nasan ka. Kasi I wanted to make sure na nahihirapan at nagsasuffer ka. Bagay ka sa lugar na to, no? This place looks like a trash bin. Perfect fit for a garbage like you! Punta ka lang dito para mang-insulto. Umalis ka na. Ayoko na ng gulo. Eh kung ayaw mo ng gulo, tigilan mo na yung pamilya ko. Tigilan mo na yung daddy ko! Hindi ko isasara yung pinto ko kay Sir Amir. Baka dumating yung pagkakataon na handa na siyang tanggapin ako bilang anak niya. Huwag ka ilusyonada! Feeling mo talaga mahal ka ni Dad? Face it! May more than 20 years si Dad para kilalanin ka bilang anak. Eh kung gusto mo talagang gawin yun, sana noon pa niya ginawa. Face it! My dad was just being nice to you para hindi siya mag-guilty. Hindi love yun. Naguhugas kamay lang siya! Hindi totoo yan! Ha? Talaga? Eh bakit nung umalis ka sa bahay, hindi ka man lang nahinabol? Niwala nga siyang effort para hanapin ka eh. Actually, mas masaya nga si Dad na ikaw na nagkusang umalis sa bahay. Because to him, you're good riddance. So, listen to me, my dear half-sister. Bilang half lang din naman yung height mo, huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Kung ayaw mong mapahiya at masaktan, titigilan mo yung pamilya ko! Leave my dad alone! Tracy, kaya mo na akong makausap si Sir Ramir kahit sa ulit pagkakasap. Makasap talaga, no? Girls, hawakan niyo siya. Tika! Open the machine! Tika! Tigil! Open the machine! Tracy, tika! Ano ba gan? Mama, Tracy! Kulang pa yan! Dapat 365 copies. One for every day of the year. Sa araw-araw, makita ni Dad yung kapal lang pagmamukha mo! Sitawan si Lep! Sitawan mo! Ipapabarangay ko kayo! Malis na nga kayo! Ano yan? Alis ka lang, Bessie. Alis ka lang. Huh? Excuse me, ah. See? Now you can come home with us! Pero itong face mo lang. Gusto mo kong paling pagmukhaan itong mga chararap na to? Malis na nga kayo! Do not! Malis na nga kayo! Do not! Alis! Ano? Lilith, ano? Okay ka lang? Saktan ka ba? Hindi po ako nasaktan. Mas masakit po sa akin yung sinabi ni Trixie na ayaw na daw po ako makita ng tatay ko. Ayos lang yun. Kung talagang ayaw ka ng tatay mo eh, andito naman kami. Hindi kami yung pamilya mo. Tsaka huwag na lang po sanang makarating to kay Titi na nga. Lalo na po yung ginawa po sa akin ni Trixie. Ayaw ko na po kasi mag-alala pa siya eh. Trixie? Hi, Dad! Teka, teka, saan ka nang galing? Do you know what time it is? And what, you're drunk on a school night? Oh my gosh, Dad! So what if I'm drunk? I just wanted to have fun!
para naman maiwasan ko how miserable my family is right now. All because of my father, who is a cheater and a liar! And what? Ika-ground mo ako? Kalimutan! You're so great! Ako talaga yung ipapunish mo? Eh, ikaw nga tong patong-pato yung atraso sa amin ni Mom eh. First, you cheated on her. Second, pinatira mo yung lilet na yan sa pamamahay natin. Ano, ngayon, nakita kita kanina, Dad. Nakita kita, pinuntahan mo pa yung babaeng yon. So, don't you ever threaten me with a punishment, Dad. Kasi kung sino yung dapat parusahan dito, it's not me. It's you. Now, kung gusto mong bumalik sa babaeng yon, I will always make sure that your reunions will rot in hell. Gusto mo ba mangyari yun, Dad? Ha? What is going on here? Nothing. Upset lang si Trixie dahil pinagsabihin ko sa pinginom niya. Well, you can't blame her. Nagre-rebelde yung anak natin. All because of you. That's why you have to make good on your promise na babawi ka sa amin. And you have a lot of things to fix para bumalik sa dating pamilyang ito. You, Dad. I told you! Oh, ba't kising ka pa? Di ba nag-text ako sa'yo, sabi ko huwag mo na akong hintayin at gagabihin ako? Okay ka lang? May problema ba? Kulang pa yan! Dapat 365 copies! May problema ba? Ayos lang po ako. Medyo napagod lang po ako sa pagre-review. Kaya po, kamusta po yung araw nyo? Nakakapagod! Pero okay lang. Konting tiis na lang ulit. At makakaraos na rin tayo. Sa susunod na bayaran ng renta, huling hulog ko na yon. At malilipat na sa pangalan ko itong bahay at lupa na tinitirhan natin. Magiging atin na to. Paghapon kang nagtatrabaho, tapos ito lang ang kikitain mo. Bayan. Buti na lang marami akong loan. Padalan mo ko ng loan. Tapos, isend mo sa akin yung number mo para dun ko naman isesend yung address na. Ay, may balita dun. Hello? Ay, hello, sir. Oo, natatandaan niyo po ako. Ako yung kausap niyo nung nakaraan, yung hipag ni Ses. Tataka lang po ako, anong nangyari? Bakit hindi kayo pumunta dito? Pasensya na. Gustuin ko man medyo komplikado. Ayoko na kasi lumaki pantampo ng pamilya ko sa akin eh. Ah, naintindihan ko naman kayo. Eh, sir, wala na po talaga akong balak na tawagan kayo, no? Oo, kagaya na sinabi niyo, ayoko naman po makagulo. Kaya lang po,
Kaya lang, bakit? May problema ba? Si Lilian po kasi wala akong pambayad doon sa review center. Kawawa nga po eh. Marami ho palang kailangan bilhin bilang paghahanda doon sa Letlet exam. Eh sir, natawin pa nga. Eh di ba wala naman ang trabaho si Addises? Hirap na hirap nga po pala sila. Actually, I've been trying to reach out to her. Siyempre naman gusto ko masiguro na nasa maayos ang lagay niya. Ay sir, sinabihan ko. Oo, sabi ko pa nga, baka naman pwede kang lumapit sa tatay mo. Eh sir, ma-pride. Eh naiintindihan ko naman po, baka naman masama pa yung loob. Kaya ayaw pa niyang lumapit, ayaw pa niyang... Ganun ba? Opo. I'm willing naman to provide financial support. Nang sa ganun paraan man lang, pag ganun pa lang ako, mag-iingam ako. Ang problema, ayaw niya tanggapin yung tulong ko. Ayaw niya ako sapin. Eh sir, kung gusto ninyo, sa akin nyo na lang po padaanin yung sustento ninyo para kay Lilian. Gagawin mo yan? Ay, bakit naman hindi, sir? Eh, parang tita na rin naman po ako ni Lilian. Ako, paano ba? Pwede naman, sir. Pwede nating palabasin na sa akin nang gagaling yung pera bilang tulong. Para hindi na rin po kayo nag-aalala sa anak ninyo. Ako na lang po ang mag-a-update sa inyo. Tapos sir, kung gusto ninyo, kukuhanan ko rin siya ng litrato para nasa subaybayan niyo rin siya. Look, I'm sorry for asking. Pero, bakit kayo mag-i-effort ng ganyan kalaki? Nang sandalit yung palang nakakasamang anak ko. Sir, alam niyo, napalapit na rin po kasi sa amin si Lilith. Oo. Tsaka bilang anak-anakan naman po ni Ate Sis, pamilya na rin po yung turing namin sa kanya. Ay, pero sir, ha? Hindi ko naman ako kayo pinipilit. Nasa sa inyo po yan. Kung kayo naman po ay nagdadalawang isip na pagkatiwalaan ako, hindi naman po ako yung kawawa. Kung hindi yung anak ninyo, mantakin ninyo. Wala man lang siyang matatanggap na tulong mula sa sarili niyang ama.